Sana magbago ka na. Tigil mo na sana yung pananakit mo. Sakaling hindi man tayo magkatuluyan, hindi na lang mangyari sa magiging asawa o girlfriend mo. Ma'am Ann, yung mga pasa ninyo, kanino po nang galing yun, ma'am? It's a boyfriend ko po, ma'am. Si Ed Nelson. Opo. Sarmiento. At gano'ng kadalas ka po niyang sinasaktan? Magmula po nung nag-live-in kami, madalas po. Umabot po kami ng 2 years. Bakit daw niya nagagawa sa'yo yun? Dahil po sa selos, ma'am. Ngayon, andito ka sa amin. Ano ba yung gusto mong mangyari dito kay Ed Nelson? Bali, kinasuhan ko na po siya nung last year po. Nagpunta po kami ng Bausi tsaka sa Women's Desk po. Okay. Nag-file na po ako ng kaso hanggang sa humingi po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko naman po kasi sabi niya magbabago po siya. Hanggang sa magbalikan po kami, ma'am. Nangako po siya na hindi niya na daw po ulitin yung pananakit niya sa akin. Hanggang sa, ayan po, naulit po. Nung 24 po, tinadyakan po niya ako dito sa Tagiliran, sa kaliwa po. Last month po. Kinabukasan po, pagising ko po, umihi na po ako ng dugo. Ngayon po, nagpadala po ako sa hospital sa kapatid ko. Sa Taguig Pateros po, hindi po kompleto ang gamit kaya nag-aalala po yung mga doktor na ilipat ako sa pinakamalaking hospital para po makita kung bakit nagdurugo yung ihi ko, kung ano po bang meron sa loob, bakit ganun po. So ayun, lumipat po ako ng sa pinakamalaking hospital, ma'am, para mapatingin. So ang lumabas po sa CT scan, sa ultrasound, tsaka sa x-ray po is may damage na po yung kidney ko dahil po dun sa malakas na pagkakatadyak niya. Sobra, no? Sobrang lakas talaga para magka-damage yung kidney mo. Pero ngayon, ma'am, nagamot yun? Opo, nagamot naman po, kaso pagka humihiga po ako, pagka madaling, lalo na pag madaling araw na po, sumasakit pa din po siya. Bali, 6 days din po ako sa hospital. Kalalabas ko lang po. Siya ba ang nagpagamot sa'yo? Hindi Mastos. Po. Sino pong nagbayad ng pagpagamot? Kami po, nakiusap po kami sa, ano, sa malasakit po. Ay, nako. So, hindi man lang siya nagbigay? Wala po. Naka-block po kasi siya sa akin. Pero, sinubukan mong humingi ng pambayad ng ospital? Hindi po ako nag-demand ng pambayad, ma'am. Ano pong gusto niyong mangyari ngayon, ma'am? Ayun po, nagpunta po ko ng ano, bago po kami magpunta ng hospital, pumunta po kami ng barangay para mag-file. Kaso sabi po sa barangay, diretso na daw po sa Women's Desk. Kaya ang ginawa ko po, humingi pa ako ng tulong dito kay Sir Rafi para mahuli po siya agad. Kasi kung yung mga pulis lang po yung magpupunta dun sa bahay nila, agad po siya nakakapagtago. Ito po bang boyfriend niyo? Police din? Hindi. Collector po siya. Nagbebenta po sila ng mga speaker. Okay. May anak kayo, ma'am? Wala po. Tinatry nating tawagan, no, ang iyong boyfriend. Pero ang gusto mong ngayong mangyari ngayon, kasuhan, diretso. Kasi hindi lang po kundi yung ginawa niya sa akin. Marami na po. Ultimo pagsabi po sa akin na malandi daw ako, nagpapagalaw daw po ako kung kani-kanino. So ma'am, yung una mong final na kaso, no, ng Bausi, winidraw mo yun? Kasi nagbalikan kayo. Tama ba? Winidraw mo. So wala na yun? Wala na po. Wala na yun. After ilang buwan lang umulit or mabilis na umulit na sinaktan ka niya ulit? Opo. Pero hindi na po kami naglilibin. Bali, nagkikita na lang po kami. Pero umabot sa ganyang punto. Pinagtataguan ka nitong ni Ed Nelson? Ngayon hindi ka makakausap? Ngayon po, hindi. May nagpunta daw po ata ang polis doon. Hinahanap daw po siya. Para nagtago daw po ata. Dapat ata mapa-issue na kasi ito ng warrant of arrest. Oo, pag ganyan. Ganito, idiretso na natin to. Paila natin yung kaso. No? Andito sa kabilang linya, si Master Sergeant Glenda Aquino, Chief Clerk ng WCPD Taguig. Sergeant? Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sergeant. Alam ko pong nakikinig po kayo dyan sa kabilang linya.
Yes, ma'am. Opo, at ilalapit po sana namin sa inyo itong kaso po ni Anne Bless Bungay, no, na paulit-ulit na binubugbog po ng kanyang kinakasama, boyfriend, na si Ed Nelson Sarmiento. Umabot na nga sa puntong yung kidney niya, sobrang damage na, at may dugo na yung ihi niya, no? Ang dami nang nangyari sa kanya physically. So, dati po, finalan na ng kaso ng Bausi, winidraw niya lang, ngayon umulit-ulit. So, eto po this time, ikaw, Anha, pag nilapit ka namin kila Sergeant Glenda Aquino, hindi ka na magba-back out. Opo. This time, wala nang ibang chances. Di ba second chance lang, hindi third, fourth, fifth? Marami na po kasi siyang beses. Opo. O, pati yun po yung mga gamit ko, ultimo po yung pinahiram na cellphone sa akin ng team leader po namin sa trabaho, binasag din po niya. Hindi okay. Lang po isang cellphone yung nabasag niya sa akin eh. Pang-pito na po ata yun. Sergeant, papapupuntahin po namin dyan sa inyong opisina, si Ann po. Yes, ma'am. Opo. Anytime po, ma'am, 24/7 naman po ang ating opisina. Anytime po, pwede po siyang pumunta rito sa office para ma-assist po. Tsaka, ma'am, sasabihan na rin po na, heads up na rin po namin kayo na nagtatago daw po kasi itong si Ed Nelson Sarmiento, umiiwas daw po kasi. So, pag nakapile naman na po yung kaso, no, mapapahanap naman po natin to. Yes, ma'am. Pag once na maipanap po natin yung kaso po, at ang reklamo at hindi mag-appear yung suspect, lalabas po yung warrant of arrest po. Ayun, yun nga. Okay, so maraming salamat po, Master Sergeant Glenda Aquino, Chief Clerk ng WCPD Taguig. Okay, ma'am. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Marami talagang kaso na ganyan, no, na nagsisimula sa, well, dahilan usually nila, nagsiselos, ganyan, kung ano-anong dahilan. Pero yun ang sinasabi namin, hindi talaga po pwede kasi na mananakit ka, no? Meron dapat talagang kalalagyan yun. Ma'am Ann, message po para po sa inyong ex. Sana magbago ka na. Tigil mo na sana yung pananakit mo. Sakaling hindi man tayo magkatuluyan, hindi na lang mangyari sa magiging asawa o girlfriend mo. Okay. Ma'am, wag mo nang isipin, wag mo nang entertain yung pagkakatuluyan nyo. One thing about yung cycle ng battered woman, it will only escalate. Katulad niyan, di ba? Pinatawad mo, tinanggal mo yung kaso, di ba lumala? Opo. Balik ka, matutuluyan ka. Ayun nga po, ma'am, may gaya. Hindi, joke yun. Kasi sa dami ng kaso, kaya nga nagkaroon po ng Bausi. Dahil po dyan sa cycle of abuse na yan. So wag na sanang bumalik ka doon kasi sa susunod na saktan ka niyan, matutuluyan ka na. Okay? Yes, so, wala nang, wala nang back out. Wala na po. Okay, sige. Kay Ma'am Ann, kakausapin po kayo ng mga staff doon mamaya ha kung paano pwede natin gawin dyan sa kaso ninyo, ma'am. Opo. Okay, sige po.